Hi everyone, welcome to Coffee Chat. This month of June is a Filipino Heritage Month celebration. So a Filipino Heritage Month is a celebration that we do recognize the important contributions of the Filipino Canadians in the community. So now our guest is the president of the Filipino Canadian Association, Mr. Van Afwang. So welcome, Kuya Van. Yeah, good afternoon at mabuhay sa ating lahat. Okay, yeah. So, bago siguro tayo magsimula tungkol sa Filipino Heritage Celebration na pinakihihintay ng maraming, hindi lang mga Pilipino, kundi other nationalities also, siguro discuss siguro natin muna yung paano na yung naging journey mo. Siguro magandang malaman din yung naging journey mo pagpunta dito sa Canada bilang isang Filipino na pumunta sa Canada. Well, actually, mm-hmm. I came in Canada mm-hmm. in 2002 mm-hmm. as the first recruited international educated nurses from the Philippines. I'm a direct hire by the Regional Health Authority then. Mm. By email lang ang aming interviews and everything that time. Oh, really? Mm. Tapos, inayos na lahat ng papeles ko. So, nung pumunta ako rito, meron akong work permit, full-time job, and I already able to work as a grad nurse. Graduate nurse. Until na maghintay ako ng pag-take ko ng Canadian examination for nurses. Yeah. Okay. Wow. Doon nagsimula yung journey ko. Mm-hmm. Kasi yung auntie ng wife ko is working as a nurse as well here in Manitoba, kaya lang sa north siya. Sa Ben Lake. Okay. That's then he I think nalaman niya nag-a-apply ako sa Japan to be a company nurse, and sabi niya sa amin, nagpadala siya ng mga feelers kung saan ako pwede mag-apply. And namili lang ako, pero hindi ako namili ako ng mga papadala ng mga resume and application form, and sumagot ang Southern Health. Yung process ko is less than 6 months. Okay. I think the same agency that High Life Food is using before, the Magsaysay. Okay. I think they're the one handling for the nurses. Yeah. Okay. Mm. Oh, good for you. Mm. Not everyone experience that kind exactly. of. Ano kasi yung iba talagang. Yeah. So wala akong batchmate. Mm-hmm. I'm by myself. Mm, okay. Yeah. So paano naman yung ano mo? Yung siguro yung journey mo na yun. Naging madali ba siya? Napakahirap na naging journey ko kasi ibang-iba yung mga equipments natin sa Philippines, ibang-iba yung setup ng nurse job doon. Kasi sa atin, di ba, mostly alalay ka ng doktor. What I mean is alalay is kung anong utos sa'yo ng doktor, you should follow the doctor's order. But here, when I came here, ikaw pala lahat. Ikaw yung aasahan ng doktor. It's a big change for me kasi ikaw ang tatanungin ng doktor. For example, yung isang pasyente nangangailangan ng certain na medicine. Mm-hmm. And then itatanong sa iyo ng doktor kung ano yung signs and symptoms, kung ano yung nangyayari sa pasyente, tapos even what's your recommendation for us to give for the patient. Okay, really. Naging challenge din sa akin yung different equipments kasi coming from a rural hospital in the Philippines, it's very hard for me kasi mga high-tech na yung mga equipments dito dumating nila. Ako. Sa ating buhat-buhat pa, dito may machine na naglilip ng pasyente, something like that really very hard for me. Pero paano yung ano mo, training ka dito nung dumating ka? When I came here, actually I'm IB nurse even in the Philippines. And I'm an OB nurse. Nagpapaanak ako sa Pilipinas, trained ako sa Pilipinas kasi binadala ko ng aming unit sa isang malaking hospital to train for childbirth. So nung dumating ako dito, tinayin nila ako. Hinanap ako ng isang guro o isang teacher to make me aware of what's Canada health system is. Okay. Tapos every weekend, day off ko, pumunta ako sa bahay ni Edna. I forgot her last name, but it's Edna. Who eventually nalaman ko na yung pinagdalan ko na sa Gladstone is she is originally from Gladstone. So na yung connection is naging madali, maging yung parang naging nanay-nanayan ko siya. He called me as an adopted son. So every weekend, nandun ako to study.
the nursing curriculum. So meron. Maraming nauna sa akin na itinalaga sa Gladstone, pero hindi sila nag-stay. So this will be my 22 years in Gladstone. Oh, really? Hindi wow. ako umalis. Oo. Talaga nag-stay ka? Nag-stay so sila nag-move sila to another, to another like city or, Another province. Yeah. Okay. Most especially yung malaking grupo na dumating after 8 years na nandito ako, yung big recruitment from the Philippines. Mm-hmm. Yung iba, iilan na lang rin yung naiwan dito sa Manitoba. Mm-hmm. Bakit kaya? Ano kayang dahilan na nag-move pa sila? May family sila dun sa ibang province, may family sila sa states. Tapos, naghahanap din ng ibang adventures, greater opportunity. Mm-hmm. So, ikaw lang yung talagang nag-stay? Isa sa mga nag-stay. Nag-stay. Mm-hmm. Meron pa rin mga nag-stay dun sa ano. Oh, yeah. Kasi problema din, di ba, yung lack of ano di ba? Mga nurses. Yeah, exactly, of ano. Yeah. Oo. Kasi nag-move din pala sila sa ibang mga place after yeah. ano. Pero ngayon, kamusta ba ang ano, ang dumadami na ba? Or kasi di ba meron ngayon? Actually, I keep hearing from other facilities around Southern Health or Prairie Mountain regions na they started bringing up some nurses, pero since nagkakaproblema sila getting the license, so nagwo-work mula sila sa healthcare aid, and there's a lot of really nurses who came from the Philippines na hindi nila nagamit yung pagka-nurse nila sa Philippines, ngayon nagbe-bridge sila para mag-work sila as a nurse, at madami nang successful on that field. Na gaano katagal yung bridging program na yun? I'm not sure about that, pero mahaba at masalimuot na proseso rin. So you're very lucky, Kuya. Oo, kasi nung dumating ako, ayos na yung lahat ng papers ko rito, I just need to take the exam. Okay, yeah. So, dumating ako noong November, I took the exam in June, and then yun, luckily naman nakapasa. Luckily, yung iba, ang daming pinagdadaanan. Kailangan pa din lang. Yung iba, kasi dumadaan kami sa assessment kung anong level. Kasi yung nagiging greatest problem natin is yung grade 12. Kasi wala tayong grade 12 noon sa Philippines. So they're questioning lang na we're lacking 2 years sa ating sa ating education system. So nagpa-assess ako sa IQAS, ang tawag doon sa Alberta. And they consider nila sa akin yung diploma of nursing. Okay. Hindi pa nila consider as bachelor. Kasi iba yung iba ang categories. So input muna nila ako sa diploma of nursing. And then eventually I got the bachelor's degree. Yeah. Oh, okay. Wow, that's good. Yeah. So, nung pumunta ka dito, yung family mo ba? May family ka na ba nung time na yun? Okay. Ganito ang nangyari. interview ko sa Canadian Embassy sa Philippines. Yung nag-i-interview sa akin, dun sabi niya sa akin, do you want to bring your family with you? Mm-hmm. And sabi ko sa kanila, okay lang ba na dalhin ko yung pamilya ko right away? Mm-hmm. Sabi niya, okay lang naman, kaya lang maraming magiging problema or something like that. At sabi ko, naisip ko naman, since this is my first time na mag-abroad, to go to work in another area, sabi ko, susubukan ko muna. And then, eventually, pag maayos ako, kukunin ko sila. Which is, yung interviewer ko that time, sabi sa akin, challenge niya ako. Sabi niya sa akin, are you sure na may papasa mo ang Canadian Nurses Exam? Sabi ko, yes, I can pass the exam. And sabi, are you sure? Sabi ko, yes, I can pass. Okay, I will list your name on my paper, on my journal. Yeah. And I will check if you pass the test. Okay. So yun ang naging challenge ko, motivation din na kailangan kong may ano ko to, kasi sabi niya sa akin, biniro pa niya ako noon during the interview na kasi talagang hindi kita bibigyan ng work permit, kaya lang nakita ko yung determination mo, yung confidence mo, kaya tatatakan kita ngayon, bibigyan kita ngayon ng work permit. Okay, so nung dumating ka rito, parang hindi siya agad na PR. Hindi agad rin. Madali rin ang proseso ng PR before. Kasi after kong maipasa yung exam ko, proseso na kaagad ng PR. Okay. Mm-hmm. And then yung family mo din, PR na rin sila. PR na rin pagdating dito. Okay. Which is nagkaroon pa ng kasi nung approve na yung PR ng ko at ng family ko,
I decided, sabi ko, bumili na sila ng ticket to come here right away. Sabi ko kasi gusto ko na silang nandito. Oh, it's good na na-delay yung ano, yung proseso. Kasi kailangan ko pala, kasi noon kailangan mo mag-exit muna. Yeah, para mag-get mo yung permanent oh, kahit residency kahit until mo. Now. Oh. Kung hindi ko pala nakuha yun, naunang dumating yung family ko, maho-hold muna sila sa Vancouver kasi hindi pa ako na, yung principal sponsor, hindi nakapag-exit muna. So ganun pa rin pa yung proseso ngayon. So paano yun? Ilang years ba or months lang naman na malayo ka din sa kanila? 17 months. Oh, okay. Mm-hmm. So matagal din. Mm-hmm. No. Parang gusto mo munang try na by myself. Kung mag-work ba, or baka hindi naman, uuwi ka din. Yeah. So parang ganun. Oo, kasi mahirap na. I spend a lot of money for the long distance call kasi hindi pa uso noon yung cellphone, hindi pa masyadong uso yung mga social media makaka-talk kayo ng libre. Mm-hmm. So I spend wala akong kaibigan dito, kasi nasa Gladstone ako during those year, mga 2 years, wala akong Filipino friends na hindi ko alam. Isang kaibigan kami from Portage Rapiri na hanggang ngayon is our longtime friend, nalaman na may Pilipino. So, from Portage pa yun ah. So, from Portage, pumunta siya sa Gladstone to look for me. Yeah. So, nung time na yun, konti pa lang ang Pinoy talaga dito? Wala. Sa area natin, sa area natin. Okay. So, ano, ang hirap. Mahirap yung mga ano na yun. yung times na yun. Mm-hmm. Pero, how about yung community mo doon nung time na yun? They're very helpful, actually. Mm-hmm. The Gladstone community has really helped me a lot. Even sa church community, binigyan nila ako ng magandang welcome. Mm-hmm. Pati yung mga kasamahan ko noon sa trabaho. Mm-hmm. I know may mga challenges every day, pero pinaramdam nila sa akin na, okay, okay ka naman, so... Welcome. Especially yung mentor ko noon sa Gladstone, which is Doris Thompson. Talagang lahat ng she's a very, very good nurse, great nurse, pero lahat ng kaalaman niya, hindi niya pinagdamot sa akin. Okay, so very during helpful transition, naman yung community, kaya hindi ka rin nahirapan. Oo. How about nung dumating na sila, yung pamilya mo? Dahil wala pa masyadong siguro, hindi ba sila nahirapan? 17 months being away and being myself, medyo nakakapinibago kasi kikilos ka, nandiyan na yung pamilya mo. Iba yung saya, nandiyan na sila, pero parang ang hirap mag-adjust din. Pati yung mga bata, medyo nakita ko medyo... masaya, pero medyo yung adjustment din, nahihirapan sila. Okay. Especially my wife. Kasi yung wife ko talagang naghahanap ng mga tao. Asan yung mga tao dito? Asan? Bakit ang lungkot-lungkot? Gustong-gusto na niyang umuwi. Okay, nung time na yun. Pero kailan lang dumating yung mga Filipino noon na yung karamihan talaga? 2008. Yeah. Started to doon come. Na nag-start yung ang nangyari through noon, high life yun. Oo, ang nangyari ng Liwai, ano pa siya, Spring Hill. Nasa work ako. Ngayon, dumating yung mayor ng Gladstone that time, si Eileen Clark. Mayor pa siya noon ng Gladstone. May bit siyang dalawang Pilipino na mag-asawa na galing Winnipeg. Pinakilala sa akin, which is Kuya Oscar and Sarah Ursua. Sila yung very first Spring Hill workers ng Nipawa. Oh, okay. Yeah. So pinakilala sa akin kasi tuwan-tuwa siya kasi sabi ni Mayor Eileen noon na sumama kayo sa akin kasi mayroong Pilipino nagtatrabaho sa hospital ng Gladstone. Kasama pa yung si Peter Ma noon na siya yung in charge ng recruitment ng High Life. Na which is Spring Hill before. Doon nagsimula yung connection ko sa mga Pilipino. Tapos yung every time na nagre-recruit ang High Life ng workers, even the first one from Korea na mga Pilipino, tapos yung first hire from the Philippines, doon nila kasi binabagsak sa Gladstone. Doon sa Gladstone Motel. Doon sila tumutuloy ng 1 month.
Ang layo. Pupunta pa sila doon? Oo. Meron silang, meron silang carpool every day. Kahit winter yan. Kasi libre pati yung, ano, yung one yung month stay nila. Doon ako nagkaroon ng, kami ng connection, connection sa mga Pilipino. Sa Pilipino. Ah, mm-hmm. Okay. So, kailan ka, punta na tayo sa PhilCan. Mm-hmm. Kailan ka nun na-involve na sa PhilCan? Hindi okay. pa PhilCan siguro yeah. yan. Started nun, nung dumadami na kami yung Pilipino sa mm-hmm. Gladstone, kasi every week or every month may dumadating eh. Mm-hmm. Yung mga Pilipino from Korea, nagkwento sila na sa Korea, ganito kami, may organization, na meron kaming juice every month na maliit na halaga para magkaroon lang ng pondo yung ano yung organization. Mm. So in-encourage nila kami na magtayo tayo ng organization. Yung first meeting namin was held sa Elks ng Gladstone. The first ever Christmas Filipino Christmas party in the area was held in Gladstone at doon nagkaroon ng election. Mm-hmm. Na inelect ko mga ako yung pinakamatagal na dito noon mga panahon yun, inelect nila ako as president. Oh, okay. So ikaw na talaga nung una pa lang. We name it, nagpa-contest pa kami noon mm-hmm. Kung anong pangalan ng magiging organization. Mm-hmm. So ang nanalo is yung PhilTOBA, which is Filipino Association of Southwestern Manitoba. Okay. Yeah. Yun pa yung noon na noon, name mo. Noon, yun. Hanggang sa anong year yun kaya? Na 2000 siguro, in between 2010 and 11. 10 and 11. Mm-hmm. Okay. Mm. Tapos noon, kailan na siya naging After my term, after my 3-year term, mm-hmm. nag-change ng officers. Nag-change ng name na naging FANA. Mm, okay. Mm-hmm. Nag-change. Tapos, hindi na ako naging involved. Mm-hmm. Tapos, how many years yun, Kuya? And then, it died down. Oh, okay. It so, may time yung, na ano siya. Imagine, nung mga panahon ng PhilTOBA, meron kaming monthly juice each per family na $5 a month. Mm, okay. So, tinurn over namin lahat yun sa FANA and every property that we possess. We turn over to FANA and then nag-died down yung ano yung organization kasi dumadami na yung tribo ng Kabalen, dumadami na yung tribo ng Bisda. Oh. So yung annual Christmas separate. Party naging separate na. And then dumating si Myla Ignacio, which is siya yung head ng settlement before. Mm-hmm. Inas niya ako ngayon kung pwedeng in-explain niya sa akin yung Philippines Heritage Celebration, which is not I'm not aware talaga. Mm-hmm. Sabi, bakit hindi natin dalhin sa Nipua, gawin natin sa Nipua. Mm-hmm. So it's me, Myla and Lion. Ah, okay. We kami yung mga head noon ng ng to okay, be to put there. Oh. Yeah. To put the organization. Okay. So yun, okay. And to put up a Filipino heritage. Okay. Ang haba, ang ganda. Oh, oh. At least alam natin yung history. Magandang malaman yun. Okay, siguro. Sige. So ngayon, PhilCan na. Kamusta naman ang PhilCan? PhilCan is having some challenges as well. Mm-hmm. Kasi it's hard to unite people here in Nipawan area. Mm-hmm. May mga sarili-sarili kasi natin. Pero one thing I admire with people right now is once na itinap mo sila, they're willing to cooperate and to support whatever projects whatever that we project. Are having. So, ang pinaka project ng PhilCan is the Filipino Heritage, Annual Filipino Heritage. Mm-hmm, mm-hmm. And then after the big celebration, we're planning to register this as an organization. Para maging official na representative na. ng Filipino community. Para hindi na para kasi pag may nagtatanong asan yung official organization or group ng Filipino community, that's the first thing that we're going to do after the heritage. After this year's Filipino Heritage para celebration. Pag mag step down yung present officers, may sasalo, meron ng nakahanda sa para parang sa may structure na talaga. Okay. Sige. So yeah, so PhilCan Filipino Heritage Month celebration this year. What is happening? What will be happening? I think there's some sports events that's happening already. The sports event is actually coming to an end. Yeah. Pagkatapos na pagkatapos yun ng Winter League. Oh yeah, yung Nipaw start na kaagad ng Heritage League. Mm-hmm. So thank you very much kay Rafael saka sa Nipaw Ballers for that.
Tapos kay Lenemat for and the Juni volleyball. For organizing the volleyball. So the Sports Fest finals will be on Sunday, June 9, and the awarding night as well on Sunday after the games. Okay. And then nagkaroon kami ng uli ng cleanup drive last Saturday. And then we're busy now preparing for the big day. Yeah. Which is June 15. And before June 15, we will have the first flag raising ceremony, Philippine flag raising ceremony on June 12. So ano po yung mangyayari dun sa June 12 na yon? It will just be a short one. It's a short ceremony, just like in the Philippines. I keep explaining to the Canadian people that in the Philippines we usually have Mondays for the flag raising ceremony. All schools. All government offices, they usually gather every Monday morning to do the flag raising. The flag raising, yeah. So yung June 12 is for the Independence Day. Independence Day, 126 Independence Day, Philippine Independence Day. So all are welcome to all are welcome to attend. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay, so after that, yung big event. The biggest event is at June 15. Yeah. It's still the same. We're started with the parade from Riverbend Park, growing all the way to Yellowhead. Yeah. And then the program proper will start right after the parade. We were going to have fashion show this year. Fashion show is It will be made up of all recyclable materials. Wow, interesting. From five regions, meron coming five pairs from five regions. And then remember our mucha from last year, we encouraged them to showcase their dresses from last year. Yeah. So that it will be important. And then festival, cultural festival presentation. So iba siya from other. Yes, I think there will be parts. The first part, I guess, is the fashion show, and the second part will be the festival or cultural presentation. So that would be like dances. Dances, and, and then may mga feelers na may kakanta, may kung ano mang talents. So it depends. And we're expecting a lot of people as well this year. So the will there be like an awarding as well that yes, night? Yes, they will be. On the parade, there will be floats from different regions, and it will be a competition. Best, it's also a competition. Best float, first, second, third, fourth. Fashion show, best dress is a competition as well, first, second, third, fourth. And the cultural or festival presentation is also a competition. So exciting again. And we didn't include street dance, but we encouraged every region to have a street dance because we might give a surprise. It's not surprise anymore. We might give a surprise prizes or awards for whoever will do the street dance during the parade. So may magsa-stop ulit siya sa Philmart. In front of Philmart. Okay. And then they will do their street dance and the floats. Okay. Okay, that's nice. So everything on June 15th. Everything is happening on June 15th. The big event. The big event, yeah. Okay, so invite mo na siguro. Ini-invite ko kayong lahat sa June 15. Ipakita natin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. At ipagmalaki natin yung mga cultures natin na representation. At this year, we included the younger generation para yung legacy natin is ma-preserve at maipakita sa future generation yung kung ano yung dapat nating i-preserve bilang mga Pilipino. So we're expecting everyone to enjoy the dances, the music, the parade, and the food. So everyone's welcome also. Everyone is welcome. Yeah. And we're not distributing in advance the tickets for food. When you come to Yellowhead, doon na kayo pwedeng kumuha ng mga tickets for the meal. Oh, okay. So pagdating doon, meron silang marireceive na tickets. Ticket stub. And that's for everyone as for well. For everyone as well. At free of charge yun. Tapos we're going to have draws. So may 50-50 draw tayo. Ngayon ay nagbibigay na kami ng pre-selling. $2 per tickets. Yun yung na binibigay sa mga games. Yes, sa mga teams saka sa mga regional coordinators. So, nagtitinda na sila in advance. So yung draw will be on the 15th as well? Yeah, on the 15th as well. Okay. During the awarding ceremony, during the awarding ceremony. Okay. Yeah.
Yeah. Anything else, Kuya Van, na na-miss natin? Or? Wala naman. So, thanks, Liwai, again, for accommodating and for the promotion of the Filipino heritage. And also for helping and supporting a lot for the sports. For, events. Thank you so much for this, all the sports events that you have. Thank you so much. At magandang hapon muli sa inyong lahat. Okay. So, thank you, Kuya Van. And thank you sa lahat ng mga nanood sa amin ngayon. Thank you, everyone, for watching NEC TV. And we'll see you on the 15th for the celebration of Filipino Heritage Month.